What is up sa inyo mga sir? It's your boy Sir Troy, and for today's video, magre-review tayo ng isang motor, which is the Suzuki GSX S750. So tara, reviewin natin. Para sa experience na to, yan, at susoli na natin ang bike. Okay, so this is the Suzuki GSX S750. So it's a naked bike. It's an inline 4, 749cc engine displacement, liquid cooled, fuel injected, at meron siyang 6-speed transmission. Chain drive pa rin, ano? So yung makina na to, nagpo-produce siya ng 113 horsepower and 81 newton meter torque. Ikutan muna natin siya. Ayan ang kanyang itsura. So napaka-bulky niya, no? Lalo na rito sa mga tagiliran. Ayan. So sa kanyang ano, mga specifications, unahin natin dito sa kanyang front tire. Meron siyang 120/70 rim 17, double disc brake na may Nissin brake calipers. So ayan ang kanyang radiator, meron na ring radiator guard. Okay, so bago natin pagpatuloy ang video, maraming salamat kay Boss Aldrich Kalalang na may-ari nitong GSX S750 na nagpahiram sa atin ngayon, at pinareview niya sa atin itong kanyang big bike. Sa kanyang fuel tank capacity at fuel consumption ay ilalagay ko na lang din dyan, dahil wala pa akong idea, dahil ngayon ko lang kinuha itong motor na to at ngayon ko lang din binasa yung review nito, no? So ayan, inline 4 siya. Ayan ang kanyang mga exhaust. Ayan, meron tayong fuel filter dun, no, na nakalabas. Ang laki. So sa modification na ginawa ni Sir Aldrich dito, ayan, pinalitan niya na yung kanyang pipe ng M4, ayan, long canister, no, para hindi maingay, more on bassy lang siya. Tapos dito sa likod, meron tayong 180, alam ko 180 to eh, 180-55 yata, rim 17. Ayan, 180-55, rim 17. Tapos naka disc brake din siya with Nissin brake calipers, equipped with ABS front and rear, and equipped din with traction control yung kanyang engine, ano, para maiwasan natin yung mga skid na ang cause ay yung over revving, or kaya yung pagka nag-slide yung isang tire at na-detect nung computer na hindi isabay yung spin ng dalawa, ay ikina-cut off niya yung engine. So yan yung kanyang mga safety features na meron dito sa GSX S750, which is the ABS and the traction control. Okay, so tingnan natin yung kanyang body naman. Dito, meron tayong slider dito, no? RNG, ayan. Nilagyan na ni Sir Aldrich. Tapos yung kanyang fairings, ayan. Merong cover hanggang radiator. Tapos yung kanyang frame, ayan. Ang laki. Parang delta frame yung kanyang, ano, no? Chassis. Ito yung kanyang monoshock. Paka-laki. So meron tayong tire hugger, chain guard. Medyo kaliitan lang din, ano. Syempre expect na natin sa mga sports bike at sa mga naked sports bike, medyo maliit talaga yung upuan ng back ride. Ngayon, tignan naman natin yung kanyang mga ilaw. Sa lahat ng ilaw nito, headlight flashers,
Ang LED lang na nandito sa motor na to ay itong kanyang brake light. Ito ay bulb pa rin, ano? At medyo malaki yung kanyang mga flashers. Pero karamihan sa mga may-ari ng GSX na nakikita ko ay pinapa-tiltay din na nila ito at pinapalitan ng LED yung flashers. At sa harapan naman, ayan, meron siyang ano dito, ano yung parang daytime running light na bulb din, At yung kanyang headlight ay bulb din, pati ang flasher sa harapan ay bulb pa rin. Okay, so yung suspension sa harapan ay adjustable sa hard play or hard bounce sa at saka soft. Ganon din dito sa ano, no? Makikita nyo parang mayroong screw doon sa itaas. So adjustable na. Yan ang mga ano ngayon, ano? Modern suspensions, adjustable na lahat ng play. Ito naman yung kanyang tangke. Silipin natin. Ayan, nakakabitan siya ng ano, no? Tank bag. Ayun, no? Bagong-bago. So yung motor na to ay 2 weeks old pa lang at ang presyo ng motor na to ay 579,000. Meron kasi yung isang variant ano na ito kasi yung premium, yung matte black premium edition, presyo niya ay 579,000 at yung isang variant na kadalasang nakikita natin ay yung kulay blue ay 559,000 ang presyo. Meron din pala siya ditong ano, no? Yung parang engine guard or parang engine cowl. Parang ano lang siya, yung scoop. Okay, tignan naman natin ang kanyang handlebar. Dito, meron tayong side mirror na hindi magnified. Okay lang din ang laki. Parang dahon type din siya. Ayan, mahaba ang kanyang stem. Andito yung ating clutch. At ang ating passing light. So, passing light is steady high. Ganyan. Meron tayong mode selector dito and yung selector button. Flashers, left and right, and horn. Handlebar niya, bulky. Tapos merong naka-print na GSX-S. Dito naman yung ating kill switch. Meron siyang hazard, ano. Tapos yung ating electric start button. Wisit na mga aso, tahol ng tahol. And meron din tayo ditong handlebar slider. Front brake, adjustable din siya. Adjustable siya into 5 setting. Ayan. Okay, para naman sa kanyang digital panel. Yun yung ating RPM or yung tachometer sa taas, digital tachometer. Meron tayong clock, speedometer, gear indicator, traction control, ayan, yung selector mode, yung ating coolant, ayan. Meron siyang 2 bar na, no? So, napainit na kasi ito kanina. Sa baba, yung total odometer, fuel gauge. Sa mga functions nito, no? Ayan, trip A, trip B, average A, range, yung average kilometer per liter. So sa kanyang traction control, ayan, meron siyang setting na, ayan, nakikita nyo ba? Traction control, meron siyang setting na off, 1, 2, and 3. Pero stay lang tayo sa 1. Okay na tayo dyan. Sa kanyang mga indicators, meron tayong flasher doon, sa ibaba ng flasher, check engine, high and low beam, ayan. ABS, sa kabila, flasher ng right. At ito yung merong kulay pula, no? Kapag naka-off pa yung engine. Neutral and traction control indicator. Okay, so ano pa bang kailangan kong ihabol dito? Silipin natin yung kanyang seat cowl. Usually, wala naman tong lagayan ng mga malalaki, no? Ano lang, pwede pang papers lang. Ayan, kagaya nito. Yung mga documentations. And nothing else. Okay, para naman sa kanyang dimension, ilalagay ko na rin yung dimension dyan. Tapos yung kanyang seat height at yung ground clearance. Papakita ko na rin sa inyo yung upo ng isang 5'6 stock ano, no, seat height. Ayan, walang tabas yan at kahit ano. Ayan, tiptoe ako. As in, tiptoe. Hindi naman totally tiptoe. Parehong, ano, siguro kompletong daliri na itatapak ko naman. Pero nakadikit na yung binti ko doon sa aking foot peg. Wala siyang center stand, ang meron lang siya ay side stand. Okay, so tingin ko yan lang ang specifications na kailangan kong ibigay sa inyo dito. Para sa visor naman niya, wala siyang visor na yung tulad ng mga nakikita natin. Ganito lang yung kanyang stock visor, no? Parang nakasama na rin sa fairings. Okay, so ride experience na natin ito, no? Okay, bago ang lahat, sound check pala muna natin. So hindi na ito magko-cold start, ano, dahil napainit na namin to kanina ni Boss Aldrich. I-rev lang natin ng konti kasi baka magising yung cutie pie ko, eh. Wow.
Sarap sa tenga. Okay, so iti-test drive na natin itong Suzuki GSX S750. So, bago natin paandarin ito, pagpapauna ko na, hindi po natin ito ita-top speed, tatry lang natin siya patakbuhin na mabilis. At ang gagawin lang natin sa kanya ay yung kanyang ride experience, power, handling, and comfort. At hindi natin ito pwede i-top speed, ano guys, kasi unang-una hindi sa atin, pangalawa under break-in period siya dahil ang natatakbo pa lang nito ay 339. Maraming salamat sa iyo, Boss Aldrich Kalalang. Okay, let's take it for a spin. Alright, sa top speed nito siguro 750cc inline 4, kayang tumakbo ng 200 plus nito, no? Medyo malalim yung clutch nya. Ayan, lakas ng preno sa harap. Ayan, naked sport siya, so hindi siya totally upright position. Naka-lean ako talaga sa bike, ano? Naka-lean ako sa handlebar. Ayan, nalimutan ko na namang mag-gloves. Bagay, dito lang naman tayo. So dito tayo ulit sa Talavera Bypass. Sarap tumunog sa tenga. Hindi pumupunit, ano, kasi long canister siya, more on bassy siya. Yan ang kainaman ng mga long canister. Sa short canister naman ng mga exhaust, eh more on ingay talaga, tapos pumupunit sa tenga, ano. Woo! Napaka-torque niya. 81 Newton meter torque. Lakas talaga to, sir. Tapos 113 horsepower. Grabe. Thank you very much, Sir Aldridge, sa experience na to. Yung kanyang transmission, hindi ko pala sure kung quick shifter ito, pero panigurado may slipper clutch ito. Parang meron eh. Ang lambot. Pero alam ko walang quick shift ito. Parang quick shift nga siya. Ang lambot. Tingin ko may quick shifter ito, guys. Ang lambot eh, oh. Wow. What a nice. Napaka-responsive ng kanyang ano, throttle. Ang sarap ng ano, no, yung free yung kaliwa mo. Ano siya? Clutchless transmission. Pero ang sabi sa akin ni Boss Aldrich, meron daw quick shift ito. Kasi nasubukan daw niya sa expressway eh. Nangiiwan ng kaluluwa yung torque. Ang lambot ng ano niya, clutch. At ang sarap sa tenga ng inline 4. $125 in no time. Okay, so yan lang ang ating experience dito sa bypass, ano, para sa kanyang power. Malakas talaga ang power niya at very torquey. Para naman sa comfort, syempre nagre-rely yan sa suspension, rear suspension, front suspension, at yung ating upuan, ano. Sa long drive, siguro mananakit ang katawan mo rito dahil naka-lean forward, pero malambot ang kanyang upuan, nagpe-play ng maganda yung front. Tapos dito naman sa rear suspension, maganda ang bounce. Siyempre pag mga ganitong inline 4, eh wala nang vibration ito, no? Handlebar, sa foot peg, sa upuan.
Kasi ano na to, no, yung pinong-pino na yung ano nito, yung vibration nito dahil inline 4 na siya eh. Okay, so inulit ko yung presyo nito, 579,000. Matte black premium edition. Yon. Naiiwan yung utak ko sa likod ng helmet ko. Ah, yung horn niya medyo mahina, no? Ayan, maliit lang yung horn niya. Sa handling niya, okay lang siya pakilusin. Magaan lang. Lalo na pag tumatakbo, no? Ayan. Meron kasing ibang bike na matigas yung leg. Matigas yung ganito, no? Mahirap pasunurin, ganyan. O kaya ang bigat-bigat ng motor. Sa singit-singit, tingin ko madali lang ito dahil maliit lang handlebar. At ano naman, parang makitid lang din naman yung ano niya. Makitid lang din naman para sa ano to, no, sa isang big bike. Madali lang isingit-singit ito. Wow, braking power para sa isang lumigo na jeep. Lakas. Woo! Okay, so tingin ko yan lang ating review para dito sa GSX-S 750. Maraming salamat Sir Aldridge Kalalang para sa experience na to. Yan, at susoli na natin ang bike. Kung nagustuhan nyo ang ating video, please like, comment, share and subscribe. And hit the bell notification para updated kayo pag may bago tayong video. So ride safe and see you on my next one. Sheesh! Ayun si Domo. Bus! Solid! Solid! Thank you very much! O yan si Boss Aldridge, ating bossing na may-ari ng GSX-S 750. Thank you, boss, ah!